Hello mga ka-Wonderham. So nung nakaraang video natin, ang pinag-aralan natin ay how to convert DMS to decimal degrees. Ngayon naman yung kabaliktara naman, ibabalik naman natin. How to convert decimal degrees to DMS. So gamitin natin yung example natin nung nakaraan. So halimbawa meron tayong decimal degrees na 30.2625 degrees. So, paano natin siya i-convert pabalik sa DMS? So, ang una natin gagawin, yung degrees, yun yung whole number nitong decimal. So, 30 yung kanyang whole number. So, yun yung ating magiging degrees. Tapos, ngayon, yung natitirang decimal, yung 0.2625, imumultiply natin sa 60 para makuha natin yung minutes. So 0.2625 times 60 is equal to 15.75. So ang magiging minutes natin, yung whole number din, itong 15. So yun yung ating magiging minutes, 15 minutes. Ngayon, para makuha yung seconds, imumultiply uli natin yung natitirang decimal, yung 0.75 sa 60. So 0.75 times 60 is equal to 45. So yan naman ang ating magiging seconds. So therefore, ang decimal natin na 30.2625 degrees is equal to 30 degrees, 15 minutes, and 45 seconds. So, ganyan natin ko-convert pabalik from decimal degrees to DMS. Ngayon, mag-try pa tayo ng isa pang example. Convert 156.742 degrees to DMS. So, again, ang una nating titingnan ay yung whole number. So, ito yung whole number, 156. So, yan yung ating degrees. Yung natitira nating decimal, 0.742. Imumultiply natin sa 60. Ang sagot ay 44.52. So, yung whole number nito, yun ang ating magiging minutes. 44 minutes. Tapos, itong natitirang decimal uli, 0.52. Imumultiply natin uli sa 60 para makuha ang seconds. So, equals 31.2. So, yung whole number uli lang ang ating kukunin. 31 seconds. Therefore, 156.742 degrees is equal to 156 degrees, 44 minutes, and 31 seconds. So, ganyan po tayo magko-convert from decimal degrees to DMS. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush, at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye.